Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nakakapansin na kahit anong gawin ninyong kayod ay sa wala't wala ang inyong kasipagan. Meron po ako ituturo po sa inyo po mga bossing sa pamamagitan lang ng asin. Marami kayong pwedeng gawin mga bossing at ituturo ko po sa inyo lahat-lahat ang pwede ninyong gawin. Pero masasabi ko lamang kapag gagawa kayo ng ganito, i-mindset nyo na at damhin nyo na ang swerte. I-mindset nyo na kayo magiging matagumpay. Kasi kung kayo'y gagawa ng ganito at nasa isipan po ninyo na kayo ay malas, malas nga po mga magaganap. Makapangyarihan ang ating saliktain, ang ating isipin. Kaya mas mainam mga bossing ko, i-mindset nyo na kayo magiging matagumpay at makakamit nyo lahat ang mga pangarap po ninyo. Ngayon pa mga bossing, kung kayo po'y naniniwala at naisyo po itong gawin, asya, ganito po ang gagawin po ninyo. Kumuha po kayo ng asin. At pagkatapos, kunin nyo po ang inyo pong pitaka or kaya po mga bossing ang inyo pong bag or taguan ng inyo pong pera. At pagkatapos mga bossing ko, ay humarap kayo sa may silangan ng mga 6:30 or kaya po'y alas 7. Magwi-wish po kayo ng mula sa inyo pong puso. Sabihin nyo po sa pamamagitan ng pampaswerteng ito ay magtutuloy-tuloy ang pasok ng swerte sa akin. Makakamit ko lahat ang mga pinapangarap ko sa aking pong buhay. Ganun po ang pagwi-wish mga bossing. Ngayon po mga bossing, habang hinahaplos nyo ito, sabihin nyo, magkakaroon ako ng napakaraming pera. Ganun po ang pagwi-wish sa inyo pong pitaka. Ipagpagpagpag nyo po ito, kaya mas mainam, alisin nyo muna ang mga laman po nito, mga bossing, mga IDs ninyo, mga pera, mga barya, tanggal-tanggal nyo po muna. Tapos ipagpag nyo po ito. At pagkatapos ay ihaplos or ipahid ang ating pong asin, mga bossing. Sabihin nyo po, magkakaroon ako ng napakaraming pera at kailanman hindi na ako mamumblema tungkol sa usapin ng pera. Matutupad lahat ang mga pinapangarap ko. Ganun po mga bossing. Ngayon po mga bossing, pagtapos na po kayo na mag-wish, isiksik nyo rin po ito sa inyong pong bag at ito po ay makakatulong upang sa ganun magtuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Proven po ito na napakaswerte basta't may 100% kang paniniwala sa magatuma pamamaraan. Ngayon po mga bossing, pwede rin naman pong ihaplos nyo po ito sa taguan ng inyong pong pera. Upang sa ganun kayo po ay ang inyong kaperahan ay dumami ng dumami ng dumami ng dumami. Ito po ay makakatulong upang sa ganun kayo po ay lagi pong magkaroon ng malaking benta or kaya po laging i-adya kayo kung saan lagi kayo suswertihin na wala yung isang bagay. Halimbawa, meron kayong negosyo, nalugi po ito. Huwag kayong mag-alala. Isipin nyo na lang kaya ito ay nangyari dahil may darating na mas higit po dyan. Pagkatapos, ihaplos nyo po ito sa inyong taguan ng pera at makatulong po ito upang sa ganun mag-flow ang swerte po sa inyo tungkol sa usapin ng pera. Pero syempre mga bossing ko, ito isang kap lamang para tayo maging matagumpay at maging positibo. Ang numero uno po dito, kailangan ay sipag at syaga double time sa pagkayod. At mas matinding kapit sa mahal na Panginoon. Huwag ka makakalimot magdasal. Ako po mga bossing, kapag may mga pagsubok na pinagdadaanan, dahil ako po ay dumadaan din sa mga ganyan, kasi lahat naman po tayo may mga pagsubok na pinagdadaanan. Lagi kong, halimbawa, biglang galit, tapos nawawala din, tapos iniisip ko, kaya ko to, malalampasan ko to. Yung mga ganun mga bossing. Huwag tayong susuko sa hamon ng buhay. Tapos sabayan natin ang ganitong mga pamamaraan. Kung kayo po'y naniwala at naisyo po itong gawin, asya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.